ano ba ang depression? Ito ay isang proseso ng pinagdadaanan o pagdadala ng buhay. Isang negatibong programa na ginawa mo sa buhay mo. Ang programang ito ay maaring alam mo o hindi mo alam. Wala nang gana sa buhay, walang energy, lagi na lang lobat, walang gana kumain, laging nagmumukmok, laging nag-iisip na wala nang kwentang buhay, sumasagi din sa isipan pagpapakamatay. At kapag palagi ang nangyayari ito sa'yo, maaaring ang meron kang depression. Ano ba ang dahilan ng depression? Maraming magkakaugnay na dahilan ang depression. Gusto kong ibahagi sa inyo ang 7 elemento nito. At ang bawat elemento na ito ay magkakaugnay. Hindi sila magkakahiwalay. Ang depression ay parang isang habit na ginagawa natin sa ating sarili na mostly ay hindi natin alam o tinatawag nating unconscious or hindi tayo aware. Sinanay mo ang sarili mo kay depression. Kaya nga kung gusto mo makawala dyan kay depression, alamin mo ang dahilan. Unang dahilan, katawan. Hindi healthy kinakain mo. Sinanay mo ang katawan mo na laging tulog o hindi natutulog. Walang exercise. Hindi balanse ang body system mo. Metabolism, nutrients, general health, hygiene, etc. May bisyo ka pa. May alak, sigarilyo. The worst, kung nagdodroga ka pa. Pangalawa, emosyon. Sinanay mo na maging nega ka na walang control. Natural ang lahat ng emosyon. Ang problema kapag nawalan ka na ng control at pinabayaan mo, ito ang magdala ng buhay mo at mga importanteng desisyon sa buhay mo. Iyon ang pinakamalaking problema. Punong-puno ka ng hinanakit, habag sa sarili, pagsisisi, at galit sa buhay. Inuubos ng pagiging nega ang passion mo sa buhay. Pangatlo, pag-iisip. Sinanay mo ang utak mo na mag-absorb at mag-entertain ng negative thoughts. Or kulang ka lang sa impormasyon sa isang positibong pagdadala sa buhay. Or pwede rin wala kang klarong plano sa buhay mo. Pang-apat, relasyon. Disconnected ang relasyon mo sa iyong kapwa. Walang masyadong kaibigan, walang karamay, at puro negatibo ang mga taong nakapaligid sa iyo. Panglima, komunikasyon. Sinanay mo ang sarili mo na wala kang alam na proseso sa komunikasyon kundi ang magmukmok at mag-isa. Pang-anim, yung kapaligiran. Masyadong negative yung environment mo. Maaring environment mo sa bahay mo, yung pamilya mo, kwarto mo, yung komunidad mo,
parang pinaghalo-halo na ang negative environment sa iyo. Miski siguro yung pinagtatrabahuhan mo hindi nagbibigay ng positive vibes sa iyo. And last but not the least, yung pangpito, paniniwala. Sinanay mo ang isipan mo sa maraming maling paniniwala sa buhay. Kagaya ng paniniwala na wala ng silbi ang buhay, pinabayaan ako ng Diyos, wala ng pag-asa, wala ng mabuting mangyayari. So, tumatakbo ang buhay mo sa napakaraming maling paniniwala sa buhay. Sa makatuwid, ang depression ay binubuo ng iba't ibang elemento. At yung iba't ibang elemento na yun ay actually yung support system mo. Ang nangyari doon sa support system mo, lobat lahat. Wala nang lakas ang buong support system mo. Kaya humantong ka dyan sa tinatawag na depression. At kapag wala pa ng mga kapitan, mag-iisip ka na wakasan mo na ang buhay mo. Ay. Ngayon, may solution ba ang depression? Of course, may solusyon ang depression. Dahil unang-una sa lahat, ang maraming elemento sa depression ay ikaw din naman ang may gawa. At kung ikaw din ang may gawa ng depression na ito, makakagawa ka ng paraan para makaalis sa sitwasyon na ito. Ngayon, gusto mo ba talaga makawala sa depression? Mag-reprogram ka ng buhay mo. Ulitin ko, mag-reprogram ka. And you have to make a choice. Pero kung nahihirapan kang gumawa ng choice, magpatulong ka. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Pero hopefully, ang mga simpleng tips na ibibigay ko sa iyo ay makatulong sana upang makapag-reprogram ka sa isang mas maayos at positibong pagdadala ng buhay. Unang solusyon, katawan. Go to a doctor and have a general checkup. Watch your food. May ilang food na maaring hindi nakakatulong sa iyo. Go to physical exercise. Minsan kapag inaatake ka ng depression, minsan kailangan mo lang iligo yan. Move. Go to a gym. Sweat out your depression. Healthy lifestyle, you know. Sapat na tulog, not oversleeping, and not even lack of sleeping. Clean your room. Huwag ka masyadong huwag ka uminom ng antidepressant hanggat maaari. Dahil baka masanay ang sistema ng katawan mo dyan at hindi ka na makawala. Pangalawa, emosyon. Magharap ka ng paraan para makapag-express ka ng nararamdaman mo. Turuan mo ang sarili mo na mag-control ng emosyon. For example, kapag feeling mo nandiyan ka na naman sa depression na yan, sabihin mo, no, no, no. Ang pagiging positibo ay isang aspeto na kinakailangan mong piliin. Maging masaya ka sa mga desisyon na gagawin mo at sa anumang challenges na darating sa buhay mo. Choose to be positive in terms of your emotion. Pangatlo, yung pag-iisip. Be informed. Check mo yung baloktot na impormasyon. Pwede ka rin mag-consult sa counselor. Pag may pumasok na negatibo sa utak mo, sabihin mo, tumigil ka, andiyan ka na naman. Organize your plans, your life plans. Nasasayang din kasi ang capacity at potentials natin kapag walang klarong plano sa buhay. Iwasan mo magbasa o manood ng mga bagay-bagay na masyadong negatibo.
Pang-apat, build a positive social support system with your kaibigan or kamag-anak, pamilya, na i-remind ka kapag nagkakatopak ka. Have fun with people. Life is too short to be so serious. Avoid negative people. Attend workshop to meet people. Maghanap ka ng tao mapagkakatiwalaan. Panglima, komunikasyon. Maraming positibong paraan para makapag-express. Usap, diary, drawing, sayaw, kanta, vlogging, mag-vlog ka, or mag-rap ka. You just have to be creative, you know? Anim ay ang kapaligiran mo. Kung bahay ang pinagmumulan ng depression mo, lumabas ka muna dyan. Find a peaceful and relaxing place. Mag-nature tripping ka kung gusto mo. Maglakad ka. Takbo. Malaking tulong ang lugar. Huwag kang magkulong sa kwarto mo. Move out. Get out. Enjoy. Pangpito, ang paniniwala. Mag-build ka ng positibong paniniwala sa sarili mo, sa kapwa mo, o sa Diyos. For example, sabihin mo sa sarili mo na kaya ko to, malalampasan ko to, marami akong choice sa buhay. Nandiyan si Lord, or all is well. Or magdasal ka, mag-yoga ka, mag-meditation ka, or practice mindfulness. May maraming bagay na pwede mong gawin para mas mapalalim at maging positibo ang paniniwala mo sa buhay. Program, i-review mo yung 7 elements na yan ng pagdadala ng buhay kung gusto mong makawala sa depression. At mahalaga rin ito na ma-prevent mo na hindi ito mangyari sa'yo. So, watch your 7 elements of life. Okay, I hope it helps you. Maganda ang buhay. Maganda ang buhay. No, no, no. Wala akong depression. Wala akong depression. No, no, no. All is well.